Jeremiah 31. Jeremiah 31. Ang babasahin po natin ay mula talatang 15, talatang 15 hanggang 20. Verses 15 through 20. Pero pagtuunan niyo po ng pansin ang verses 18 hanggang 19. Ito po ang sabi sa verse 15 ng Jeremiah 31. Ganito ang sabi ng Panginoon, isang tinig ang naririnig sa Rama, panaghoy at mapait na pag-iyak. Iniiyakan ni Rachel ang kanyang mga anak. Siya'y tumatangging maaliw dahil sa kanyang mga anak, sapagkat sila'y wala na. Ganito ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa pagluha, sapagkat gagantimpalaan ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At sila'y babalik mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa para sa iyong hinaharap, sabi ng Panginoon. At ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain. Ito po ang verse 18 and 19. Tunay na aking narinig ang Ephraim na tumatagpoy. Pinarusahan mo ako at ako'y naparusahan na parang guya na hindi naturuan. Ibalik mo ako upang ako'y mapanumbalik, sapagkat ikaw ang Panginoon kong Diyos. Sapagkat pagkatapos kong tumalikod ay nagsisi ako, at pagkatapos na ako'y maturuan ay sinugatan ko ang aking gita. Ako'y napahiya at ako'y nalito, sapagkat dinala ko ang kahihiyan ng aking kabataan. Si Ephraim ba'y aking minamahal na anak? Siya ba ang giliw kong anak? Sapagkat kung gaano ako kadalas nagsasalita laban sa kanya, ay gayon ko siya naaalala. Kaya't nasasabik ang aking puso sa kanya, ako'y tiyak na maawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Mapalainawa ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At narito po ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism mula sa salita ng Diyos na ating binasa. Lord's Day 33, tanong 88. Lord's Day 33, tanong 88. Ilang mga bahagi ang bumubuo sa tunay na pagbabagong loob ng tao, o ang pagpatay ng lumang pagkatao at ang pagbuhay ng bagong pagkatao? Tanong 89. Ano ang pagpatay ng lumang pagkatao? Sagot, ito ay taus-pusong kalungkutan ng puso na ating ginalit ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan at patuloy pa na namumuhi at lumalayo sa mga ito. Tanong 90, ano ang pagbuhay ng bagong pagkatao? Sagot, ito ay taus-pusong kagalakan sa pamamagitan ni Kristo at may pag-ibig at kasiyahang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa. Kapalain nawa ang pagkabasa maging ng ating katekismo. Mga minamahal sa ating Panginoon Jesucristo, hanggang ngayon ay nasa kalagitnaan pa rin tayo ng controversy, doctrinal controversy, sa pagitan ng RPC at ng PRC. Dahil sa kabulaanan na tinuturo sa PRC, sa maling ebanghelyo na tinuturo sa PRC,
ay nagkaroon ng reformation noong 2021 at umalis ang ilang mga mananampalataya kasama ang mga office bearer mula sa PRC at nabuo ang RPC. At sabi ng PRC, ang controversy daw ay patungkol sa kung ang tao daw ay aktibo o hindi. Sa kung ang tao daw ay parang tuod o ang tao ay aktibo sa gawa ng kaligtasan o sa usapin na ang Panginoon ay pinaparanas niya ang kaligtasan na siya ang may akda. Ang sabi ng PRC, ito ang issue. Ang issue, aktibo ba ang tao o hindi? Pero mga minamahal, kung talagang nauunawaan natin ang controversy na ating kinakasangkutan, hindi ito patungkol sa kung ang tao ay aktibo o hindi. Naniniwala tayo bilang RPC, bilang Orthodox RPC, na ang tao ay aktibo. Aktibo ang tao sa paggawa ng mga mabubuting gawa. Hindi tuod ang tao. Ang tao ay merong kaisipan, merong kalooban, merong kaluluwa. Hindi usapin na kung ang tao ay gumagawa ng mga mabubuting gawa. Hindi usapin na kung ang tao ay aktibo sa kanyang pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Hindi usapin iyon. Ang tunay na usapin ay yung pagiging aktibo mo ba ay doon nakadepende ang Diyos. Kapag nagsisi ka, patatawarin ka ng Diyos. Kapag nanampalataya ka, ililigtas ka ng Diyos. Kapag lumapit ka sa Diyos, lalapit sa iyo ang Diyos. Kapag gumawa ka ng mga mabuting gawa, pagpapalain ka ng Diyos. Ang sabi ng PRC, merong mga bagay na activity of man o mga aktibidades ng tao na nakadepende ang Diyos. Na nauna iyon bago tumugon ang Diyos. Magsisi ka, patatawarin ka ng Diyos. Manampalataya ka, ililigtas ka ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, ipaparana sa iyo ng Diyos ang kaligtasan. Bibigyan ka ng mga mabuting gawa. Kabulaanan. False gospel. Kahit kailan, hindi dumepende ang Diyos sa tao. Yun, doon nakaugat ang ating controversy. Nakadepende ba ang Diyos sa tao? Nakadepende ba ang Diyos sa aktibidades mo, sa mga gawain mo bilang tao? Naghihintay ba ang Diyos sa gagawin mo? Sabi ng mga born again, oo, hinihintay ng Diyos na tanggapin mo siya at sa kanya iaalok ang sarili niya para tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng mga Katoliko, oo, kinakailangan ng mga mabuting gawa para ikaw ay ipawalang sala sa harapan ng Diyos. Para tanggapin mo ang kasaganaan ng pagpapala ng Panginoon. Anong relihiyon sa sanlibutan ang hindi nagtuturo ng ganitong kabulaanan na kinakailangan ng Diyos ang tao at nakadepende ang Diyos sa gagawin ng tao? Sa ating pagkaunawa sa Biblia at kung paano ipinapaunawa ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, hindi minsan ay wala tayong nababasa sa Biblia na nakadepende ang Diyos sa tao. Sabi ng Diyos kay propeta Isaiah, Kanino ako hihingi ng karunungan? Kinakailangan ko ba ang kamay mo? Kinakailangan ko ba ang kalakasan mo? Ang Diyos natin ay may sariling kasarinlan, may sariling kalayaan, sapagkat siya ay soberanong Diyos. Ang lahat na nagmumula sa Kanya, biyaya man o kahabagan, ay puro nanggagaling sa Kanyang pagiging soberano. Soberano ang biyaya ng Panginoon, soberano maging ang kahabagan ng Panginoon.
Hindi nakadepende ang biyaya ng Panginoon sa tao, sa gagawin mo at maging sa galaw ng ating kasaysayan. Hindi nakadepende ang tao sa iyo kung ikaw ba ay kakahabagan niya. Ang sabi niya sa Roma 9, at ito rin ang sabi niya kay Moses, kakahabagan ko lamang ang nais kong kahabagan. Wala ito sa kalooban ng tao. Wala ito sa kakayahan ng tao, sabi ng Diyos. Ito ay nasa aking kalooban. So sa pinangkaligtasan, mga minamahal, laging walang ambag ang tao. Wala ka namang maibibigay sa Diyos. So sa pinangkaligtasan, laging ang kamay mo ay walang laman. Laging nga ang kamay mo ay walang lakas para ialok mo lamang man lang sa Diyos. Ang estado natin sa tao, ang kalagayan natin sa Diyos, ay hindi tayo parang nalulunod at ihahagis ng Panginoon yung salvabida at aabutin mo at saka kailayin ng Panginoon para maligtas. Ang kalagayan mo sa Diyos, patay ka at nabubulok sa kalaliman ng dagat. Walang buhay at binuhay ka lang ng Diyos at niligtas ka. Wala kang lakas na abutin man lang yung salvabida na sinasabi ng iba na inaabot sa iyo ng Diyos. Lagi ang tao ay walang ambag sa usapin ng kaligtasan. Kahit pa sa usapin ng pagpaparanas nito sa atin, na yung natapos na krus ni Kristo ay pinaparanas sa iyo ng Espiritu Santo, ngayon, ay wala kang ambag doon. Lahat ng yun ay gawain ng Panginoon. Kapagkat ang katayuan mo sa Panginoon, hindi ikaw ay isang partido. Na parang ang Diyos ay isang partido, ikaw ay isang partido, dalawa kayong partido, magkakaroon kayo ng agreement at kasunduan, ito gagawin mo, ito gagawin ko, magsunatan tayo, magpirmahan tayo, tapos ang ating kontrata. Ang katayuan mo sa Diyos ay hindi ka isang partido. Hindi kinakailangan ng Panginoon ang pagsang-ayon mo. Hindi kinakailangan ng Panginoon ang approval mo para gawin niya ang mga gusto niyang gawin, lalo na sa usapin ng kaligtasan. Tatandaan mo, ikaw ay alagot at ang Diyos ay Diyos. Ang kaluwalhatian mo ay galing sa alabok sapagkat ikaw ay galing sa alabok. At sabi ng Diyos, babalik ka sa alabok. Ikaw ay isang alabok. Ikaw ay isang makasalanang tao na nakadepende lamang lagi sa kamay ng Diyos. Para kang isang anak, isa kang sanggol na nakadepende lamang sa dibdib ng kanyang ina. Nakadepende lamang sa kanyang magulang, hindi niya tinatanong ano yung pagkain na binibigay sa kanya. Hindi nga siya nagtatrabaho para kumain. Ganito ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi paggawa. Ang pananampalataya ay hindi kinakailangan ng gawa ng tao, na kahit yung pagsampalataya mo at pagsisisi mo ng kasalanan mo, lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay mula sa Diyos, at lahat ng gawain ng pananampalataya ay mula sa Diyos. Totoo na ikaw ang sumampalataya, totoo na ikaw ang nagsisi ng kasalanan mo, pero lahat ng iyon ay kaloob ng Diyos. Hindi iyon nagmula sa iyo, sapagkat wala namang mabuti na magmumula sa iyo. Ito ang dapat mong maunawaan, mga minamahal, bago ituro sa atin ng katekismo at sa umagang ito, ang doktrina ng conversion o yung pagbabagong loob ng Diyos sa tao. Nung tayo ay binago ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ito ang dapat mong maunawaan. Bilang ito ay kasama sa ating kaligtasan,
ang conversion ay kasama sa ating kaligtasan. Ito ay kabilang sa proseso kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Kung paano niya ipinaparanas yung kaligtasan minsan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang conversion na ito ay pagpaparanas sa atin. Totoo nga na tayo ay niligtas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at ito ay pinaparanas sa atin at kabilang dito ang doktrina at gawain ng Panginoon ng pagbabago sa atin. Wala kang naiambag dito sapagkat sabi nga sa atin, sabi ni Jeremias, magsisisi ba ako kung hindi mo ipapaling? Para ako isang guya, kinakailangan pang ipaling. Para ka isang bata at tumatakbo ng mabilis at kinakailangan pang ilayin ka ng Panginoon, bigla-bigla kang ihinto ng Panginoon, dahil yung tatakbuhan mo patungo na sa bangin. Kung hindi ka bigla-biglang inihinto ng Panginoon, bubulusok ka pababa ng bangin. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Habang nagtatampisan tayo sa kasalanan, habang bumubulusok tayo, pupunta tayo, tumatakbo tayo, papunta sa kapamahakan, ang Panginoon ay bigla tayong inihinto at iniligtas. Para ano? Baguhin yung ating daan. Na mula sa daan ng pagkapahamak, ay ihinto tayo ng Panginoon. Para dalhin tayo sa daan ng kaliwanagan at ng katuwiran. Ikaw nga ay patay, ngunit binuhay ng Panginoon. Ikaw ay masama, ngunit binago ka ng Diyos. Ikaw ay nasa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit binanal ka ng Diyos. Laging ikaw ang nasa kadiliman, ang Diyos ang nagliligtas. Ikaw ang masama, ang Diyos ang nagbabago sa iyo. Ikaw ay nasa daan ng kasalanan, ang Diyos ang nagbabago ng puso mo at ng iyong daan. Laging ganun ang kalagayan mo sa kaligtasan. Wala kang naiambag. Nasaan ka sa kaligtasan? Nasaan ka sa usapin ng kaligtasan? Ikaw yung masamang tao na patay sa kasalanan. Walang lakas, iniligtas lamang ng Panginoon. Ang tema natin sa umagang ito, ang tunay na pagbabagong loob o conversion sa Ingles. Una nating pagtutunan ng pansin ay ang prinsipyo, pangalawa, ang may akda, pangatlo, ang bunga ng gawang ito ng Panginoon. Hindi layunin ng katekismo na ituro yung buong doktrina ng conversion sa atin, sapagkat merong mga hindi natalakay na nabanggit ang katekismo patungkol sa conversion o sa pagbabagong loob. Ngunit kailangan mo maunawaan na yung gawang ito ng Panginoon, yung conversion, yung gawang kaligtasan ito ng Panginoon, ay nakaugat sa unang hanggang panukala ng Panginoon ng paghihirang. Kaya ka binago ng Panginoon ngayon, kaya niloloob ng Panginoon na sa iyong buhay, mula sa daan ng kadiliman, ay iligtas ka ng Panginoon at baguhin ka ng Panginoon. Ito ay dahil hinirang ka ng Panginoon at ipinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo mula pa sa walang pasimula. Ito ang sinasabi ng Efeso 1:4. Na mula pa sa walang hanggan, wala ka noon, wala pa ang sanlibutan, wala pa ang kalangitan, meron ng mga itinalaga ang Panginoon para sa kaligtasan. Roma 8:28-29. Yako ang mga nakilala ng Panginoon mula pa sa walang pasimula, at sabi ni Kristo sa Juan 17, sila yung mga ibinigay sa Kanya. At sabi sa Juan 13:1, sa mga taong ito, yung mga ibinigay ng Diyos kay Kristo, ay mamamatay si Jesus para sa kanila, sila na nasasanlibutan. Kaya nga nung nagkatawang tao si Kristo, ang binigay ng pangalan sa kanya ay Jesus. Sabi sa Mateo 1:21, ang pangalang Jesus ay nangangahulugang
ililigtas ko ang aking bayan mula sa kasalanan. Papapanganak pa lang ni Jesus, yun na yung binigay sa kanyang pangalan. Ang ibig sabihin kasi, kung siya ay bumaba sa langit at nagkatawang tao, ang layunin niya ay iligtas ang kanyang bayan. Kaya nga yung panalangin niya sa 1:17-9, hindi ko ipinapanalangin ang buong sanlibutan. Ang ipinapanalangin ko lamang, yaong mga ipinagkaloob mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. At sabi niya sa 1:17, pag-isayin mo sila, Panginoon, at sila ay iyong banalin sapagkat sila ay sa iyo. Binabanal ka ng Panginoon at binabago ka ng Panginoon sapagkat mula pa sa walang pasimula ay ipinagkaloob ka na ng Diyos kay Kristo. Kaya sa takdang oras, ano nangyayari? Binabago ka ng Diyos, alinsunod sa panukala ng pagliligtas at paghihirang ng Panginoon. Election. Hindi lahat ng tao ay binabago ng Diyos. At may kita mo yan sa paligid mo. May kita mo rin yan kahit sa iglesia. Hindi lahat ng tao ay binabago ng Diyos. At ang kalooban ito ng Panginoon, ng pagbabagong loob, yung conversion, yung gawa ng Panginoon ng pagliligtas sa pamagitan ng conversion, yung pagpaparana sa iyo ng kaligtasan, ay isinasakatuparan ng Panginoon sa pamagitan ng ano? Ng kanyang Espiritu, at ng bawat tapat na pangaral ng Panginoon. Ang kanyang salita, isinasakatuparan niya ang gawa ng pagliligtas sa pamagitan ng kanyang salita. Lahat ng ating kaligtasan ay nakaugat sa paghihirang ng Panginoon. Binuhay ng Panginoon ang puso mo, binigyan ka ng bagong puso at pagkatao, ito ay dahil hinirang ka muna ng Panginoon. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ay dahil hinirang ka ng Panginoon. At sa krus ng Kalbaryo, si Kristo ay namatay lamang sa mga hinirang ng Panginoon at hindi sa lahat ng tao. Sapagkat sabi ni Pedro, ang dugo ng Panginoon ay mahalaga at makapangyarihan. Kung ang dugo ng Panginoon ay mahalaga at makapangyarihan at ito ay nabubo sa lahat ng tao, bakit maraming tao ngayon ang napapahamak at napupunta sa impyerno? Ang ibig sabihin ba, ang dugo ng Panginoon ay hindi mahalaga at hindi makapangyarihan? Ito ba ay hindi mahalaga at hindi makapangyarihan kung ang tao ay hindi tutupad sa kanyang obligasyon na sumampalataya sa Panginoon at tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Ang kapangyarihan ba ng dugo ng Panginoon ay nakadepende sa pagtanggap mo? Pero sabi ni Pedro, ang dugo ng Panginoon ay mahalaga at makapangyarihan. Yaon lamang pinagtubusan ng dugo ng Panginoon. Yaon lamang ang maliligtas. Wala nang iba. Kaya ka pinag-uukulan ng biyaya ng Panginoon. Ngayon, kaya pinaparanas ng Panginoon ang kaligtasan. Dahil inirang ka ng Panginoon at pinagkaloob kay Kristo bilang kaloob at regalo, ang iglesia, mga kapatid, ay regalo ng Panginoon sa ating Panginoon Kristo. At bilang ikaw ay iniingatan ng Diyos, iniingatan ni Kristo sa takdang panahon, namatay siya para sa iyo, sa takdang panahon, pinaparanas niya yung kamatayan na iyon at binabago ka ngayon ng Diyos. Lahat ng usapin ng ating kaligtasan ay nagmumula sa panukala ng Panginoon ng paghihiram. At isa sa mga biyayang ito ng paghihiram at biyaya ng kaligtasan ay ang pagbabago sa atin ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Jeremias, yung mga batik-batik ba ng leopardo ay kaya niyang tanggalin? Yung balat ba ng tao, kaya niyang baguhin? Parang ganito yung sinasabi ng Panginoon. Ikaw na masama at makasalanan, kaya mo bang baguhin yung sarili mo? Na mula sa kaibuturan ng puso mo,
na ang sabi ni Jeremias, ang puso ng tao ay lagi na lang masama. Ang puso ng tao ay hindi mo kapagkakatiwalaan sapagkat ito ay mandaraya. Sa kaibuturan ng puso mo, kaya mo bang baguhin ang sarili mo? Kung hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, sino lang may kakayanan na baguhin ka? Ang sabi ng Diyos, ako. Ako ang may solong kapangyarihan sapagkat akong soberanong Diyos na kaya kang baguhin alinsunod sa aking panukala at alinsunod sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang kamatayan ng Panginoon ay hindi ka lamang niligtas, ito ang nagpapabanal sa iyo. Ang layunin nito ay iligtas ka mula sa kasamaan patungo sa kaliwanagan ng Panginoon. Itinalaga niya na mula sa daan ng kasalanan, itinalaga ng Panginoon mula pa sa walang hanggan, mula pa sa walang pasimula. Na mula sa daan ng kasalanan, mula sa daan ng karumihan at kasamaan, ay ipapaling ka ng Panginoon papunta sa pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Na mula sa daan na yan, ipapaling ka ng Diyos at narito ang daan ng pagsamba at pag-ibig sa Diyos. Hindi yan na yan daan na dapat mo nilalakaran. Ang daan na dapat mo nilalakaran ay kung nasaan ang Diyos. Hindi ka na may papaling ng Diyos mula sa daan na iyan. Tapos ang gagawin ng Panginoon, dito ka muna, tapos mamaya balik ka dyan. Pag okay ka na, pag na-exhaust mo na ang lahat ng gusto mong gawin, kapag talaga nagsawa ka na sa kasalanan, balik ka sa akin. Paling ka ulit dito, tapos mararanasan mo ulit yung tipan mo, yung tipan ko sa'yo. Hindi ganun ang Panginoon. Minsan lang ang ginawa ng Panginoon nung tayo ay mula sa daan ng kadiliman, mula sa kadiliman, dinala tayo sa daan ng kaliwanagan. Minsan lang ginawa ng Panginoon. At araw-araw itong pinaparanas sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-ibig mo sa Kanya. Ang gawang ito ng Diyos, ng conversion o pagbabagong loob, kailangan mo maunawaan na pagkatapos ng gawa ng Diyos ng regeneration, ibig sabihin yung born again, yung binigyan ka ng bagong pagkatao mula sa langit, yung bagong pagkatao na ito ay hindi mula sa iyo, binigyan ka ng bagong puso mula sa langit, ito ay hindi mula sa iyo, kaya ang tawag dito ay regeneration, kapanganakang muli. Sino ang nagluwal sa iyo? Ang Diyos. Iniluwal ka niya sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nga ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. Sapagkat nanggaling tayo mismo sa sinapupunan ng Diyos. Nanggaling tayo sa sinapupunan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang panukala ng pagliligtas. Binuhay tayo ng Diyos ang ating mga puso at ito ang pasimula ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, ito yung pasimula na kung paano mo nararanasan ng kaligtasan ng Panginoon. Kung ikaw ay patay sa kalaliman ng dagat, nabubulok, kalansay na lang, wala ng buhay, paano mo maririnig ang pagtawag ng Diyos? Paano mo maririnig? Ililigtas kita! Huwag kang malikot, pupunta ako sa ilalim, ililigtas kita. Hindi maririnig yun. Kahit anong tawag sa'yo ng Diyos, hindi mo maririnig yun. Maliban na lang, kung buhayin ka muna ng Diyos. Kagaya ng ginawa niya kay Lazaro. Binuhay niya si Lazaro, kaya sa kanya inutusan, Lazaro, lumabas ka. Hindi maririnig ni Lazaro yun, kung patay pa rin si Lazaro yung panahon niya. Pero dahil buhay na si Lazaro, kaya sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Lumabas si Lazaro. Kailangan mo ng buhay ng Panginoon ang ating mga puso.
binigyan ka ng bagong pagkatao mula sa langit. Ang bagong pagkatao na ito ang nananahan sa iyo. Kahit pa narito pa rin sa atin o nasa iyo pa rin ang lumang pagkatao. Ibig sabihin, parehong umiiral sa sarili mo, sa pagkatao mo, ang lumang pagkatao at yung bagong pagkatao. Hindi naman yung sinanctify ka ng Panginoon, nung niligtas ka ng Panginoon, nung binungay ng Panginoon yung puso mo, hindi naman niya inalis yung lumang pagkatao eh. Hindi naman niya binago yung nature mo eh. Makasalanan ka pa rin. Hanggat nandito tayo sa sanlibutan, tayo ay makasalanan at patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan. Hindi niya binago yung nature mo. Depraved ka pa rin. Bulok ka pa rin. Makasalanan. Pero binigyan ka ng bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na ito, ito na yung bagong mong pagkakakilanlan. Bakit? Dahil ang pinago ng Panginoon ay yung puso mo. Hindi yung isip mo. Hindi yung kaluluwa mo. Nananatili ang isip mo na makasalanan. Nananatili na ang kalooban mo ay makasalanan. Nananatili na ang kaluluwa mo ay makasalanan. Ang binago ng Panginoon ay yung puso ng tao. Kapag sabi sa Biblia, mula sa puso ng tao, ay nanggagaling ang lahat ng usapin ng tao. Ang kinakailangan na baguhin ng Diyos ay ang puso ng tao. Pag binago ng Diyos ang puso ng tao, magkakaroon ka ngayon ng bagong kaisipan. Ang puso mo ngayon ang magdidikta sa kung ano ang iniisip mo, ano ang pinaplano mo, ano ang magagawin mo, ano ang gagawin ng kamay mo, at saan ka pupunta sa araw-araw. Ang puso mo rin ang magdidikta yung mga kalooban mo patungkol sa Diyos. Pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Maging yung mga tungkulin mo sa usapin ng pampamilya ang yung tungkulin bilang asawang lalaki, asawang babae, at bilang tatay, bilang nanay, at bilang mga anak, bilang mga estudyante, bilang mga empleyado, at bilang mga nagmamay-ari ng negosyo. Dahil binago na ng Panginoon ang puso mo, sang-ayon sa prinsipyo ng regeneration at buhay ng Panginoon sa Kristo na binigay sa iyo ng Panginoon sa iyong puso, nagmumula sa puso mo ngayon na luklukan ng pananampalataya ang lahat ng pagdidesisyon mo, lahat ng galaw ng kamay mo, lahat ng galaw ng katawan mo, lahat ng kalooban mo, nagmumula ngayon sa puso mo. Kahit pa na ang lumang pagkatao mo ay nanlalaban sa kalooban ng bagong pagkatao. Merong struggle, merong labanan sa pagitan ng luma at bagong pagkatao. At ang nakakalungkot, dahil tayo ay makasalanan at bulok, dahil hindi natin pinapahalagaan ang pangangaral, hindi natin pinapahalagaan ang family devotion, ang personal devotion, hindi natin pinapahalagaan magyang pagbabasa ng Biblia, magyang pagsisimba at paghahanda sa araw ng Sabat. Hindi natin nabubusog ng mga karunungan ng Panginoon ng bagong pagkatao. Kaya madalas, nananaig ang lumang pagkatao nito at nahuhulog tayo muli sa pagkakasala. Pero dahil binigyan ka ng buhay ng Panginoon, binuhay ng Panginoon ang puso mo, sa pagkakasalang iyon, pagkakaloobang ka ngayon ng Diyos ng pagsisisi. At ibabalik ka muli ng Diyos sa pagsamba at pag-ibig sa Kanya. Yun ang conversion. Ito ay nagmumula sa prinsipyo ng regeneration at ng election. Dahil hiniram ka ng Panginoon, binuhay ka ng Panginoon. At dahil binuhay ka ng Panginoon, yung gawa ng Panginoon ng conversion at pagbabalik loob, pagbabagong loob, ay sinasakatuparan din ng Diyos. Hindi ka kusang loob na papaling sa Diyos kung hindi ka muna bubuhayin ng Diyos. Dahil sa binuhay ka ng Diyos, binigyan ka ng kalooban ng Panginoon na magsisi ng kasalanan at mahalin ng Diyos at lahat ng kanyang kalooban.
Sa ating katekismo, hindi binanggit ang may akda ng conversion. Ngunit sa tanong 86, yung binasa natin noong nakaraang linggo, malinaw yung sinasabi na sa tanong 88 tayo ngayon, pero yung tanong 86, yung Lord's Day 32, binanggit kung sino yung may akda ng conversion na ito. Ito ang sabi. Matapos tayong tubusin at palayain dahil kay Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo, binago rin tayo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sino may akda? Ang Diyos. Ang banal na Espiritu. Ang may akda ay yung mismong Espiritu ni Kristo na ipinangako niya sa kanyang bayan. Na sabi niya, hindi ko kayo iiwan kahit kailan kasi nga kasama ninyo ang aking Espiritu. Tayo ay tinubos ni Kristo at doon sa krus ay pinakong kasama ang ating lumang pagkatao. Kaya ang ating lumang pagkatao ay wala nang kapangyarihan sa atin. Nasa kamatayan mo ang gagawin ng lumang pagkatao. Tingnan mo, Panginoon, makasalanan yan eh. Pagharap niyan sa'yo, lahat ng ginawa niyang kasalanan ay karapat-dapat na hindi siya ipawalang sala at daling siya sa impyerno. Wala nang kapangyarihan yung lumang pagkatao na usigin tayo. Ang lumang pagkatao na ito ay wala nang kapangyarihan upang silain tayo mula sa Diyos at patuloy tayong mapahamak. Lagi tayong dinadala ng Panginoon sa daan ng katuwiran at pagsisisi. Sapagkat yung lumang pagkatao na ito, bagamat lagi tayo nagkakasala, ay wala na talagang kapangyarihan sa iyo. Ito ay wala nang kapangyarihan upang sa kamay ng Diyos ay mawala ka. Lagi kang ibabalik ng Panginoon sa kanyang sarili. Kung tayo ay tinubos ng Panginoon sa krus, naroon ang ating lumang pagkatao na napakong kasama niya. Ito ang sabi sa Roma 6, ang talata ay 6. Romans 6 verse 6. Nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Tayo ay hindi na alipin pa ng kasalanan. Hindi na tayo katulad ng mga hindi mananampalataya at hindi tinubos ng Panginoon na nagtatampisaw at ang kanilang buhay ay kasalanan pa. Tayo, bagamat tayo ay nagkakasala, bagamat tayo ay narito pa ang ating kabuluhan, tayo ay dinadala lagi sa daan ng katuwiran ng Panginoon. Siya ang kamay na nagliligtas sa iyo at nagbibigay sa iyo ng pagsisisi para sa oras na ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ipapaalala sa iyo ng Panginoon ang kanyang pangako at ang kanyang pagpapawalang sala sa iyo at pagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Mula sa prinsipyo naman ng kanyang muling pagkabuhay, tayo ay binigyan ng bagong puso ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng buhay ng Panginoon. Tayo ay binuhay ng Espiritu Santo, binago mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, sangayon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung ating Panginoon sa Kristo ay hindi nabuhay sa mula sa libingan, wala tayong buhay ngayon. Hindi kayo re-regenerate ng Panginoon. Hindi kayo iboborn again ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay hindi nabuhay, sa anong prinsipyo ka bubuhayin ng Espiritu kung hindi nabuhay ang Panginoon? Pero dahil nabuhay ang Panginoon, sangayon sa prinsipyo ng kanyang muling pagkabuhay, binubuhay ka ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. At yung pagkabuhay na ito ng ating mga puso, kung siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na mula sa prinsipyong ito ay mamumuhay tayo sa daan ng kabanalan. Kung ang Diyos ang may akda, ibig sabihin nito, ang conversion ay solong gawa lamang ng Diyos. Ito rin naman ang sinasabi sa atin ng teksto natin. Sabi ni Jeremias, di ba? Sabi ng ating teksto, Jeremiah 31, sabi sa atin,
Tunay na aking narinig ang Ephraim na tumatanghoy, pinarusahan mo ako at ako'y naparusahan, na parang guya na hindi tinuruan. Tayo ay parang guya, batang baka na hindi pa natuturuan mag-araro, na hindi pa nga natuturuan kung anong ibig sabihin ng pamatok na kailangan niyang pasanin sa kanyang leeg, at kung saan siya ipaling ng kanyang ng magsasaka ay doon siya papaling, para tayong mga batang guya na kinakailangan pang ipaling ng Panginoon para sumunod ka sa kanya, na kailangan ipaling ng Diyos kung saan gusto ng Diyos ka idalbin, kung saan direksyon, at hindi ka kailanman ipapahamak ng Panginoon. Kung ikaw ay nakatingin sa daan ng kasamaan, ipapaling ka ng Panginoon, hindi para ipahamak. Marami tayong mga tinitignan na kalooban ng Panginoon na parang tingin natin ay masama. Kaya mas pinipili natin ang kalooban natin, mas pinipili natin ang ating sarili kaya sa kalooban ng Panginoon, na iniisip natin, baka mapahamak tayo at baka mas marunong ako sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang magtatrabaho ng Linggo. Eh, magugutom ako eh. Papakinggan ko ang Diyos? Sabi ng Diyos, huwag ako magtrabaho ng Linggo? Ano, mas marunong pa ang Diyos sa akin? At parang iniisip mo na yung kalooban ng Panginoon, ipapahamak pa. Sabi ng Panginoon, huwag ka magsinungaling. Kailangan ko eh. Kailangan ko magsinungaling para makakain ako, para magawa ko yung gusto ko. Susundin ko pa ba ang Diyos kesa sa kalam ng siklura ko? Huwag kang mangangalo niya, sabi ng Panginoon. Mayroon yun. Kahit Kristiyano ako, gusto kong mangalo niya. Titingin ako ng may pagnanasa sa iba't ibang babae. Hindi ako magiging tapat sa aking asawa. Akala mo lagi, ipapahamak ka ng Diyos. Kailangan mo maunawaan mong ipinaling ng Panginoon ang sarili mo mula sa kasamaan, hindi para ipahamak ka, kundi dalhin ka sa kaligtasan. Tayo ay mga likas na hangal. Ang gusto natin, tinatahak natin yung daan ng katuwiran. Kinakailangan pa ang Diyos ang magpaling sa atin. Binago ng Diyos ang ating mga puso. Kaya ang bunga nito ay tumalikod tayo sa kasalanan, patungo sa Kanya, patungo sa daan ngayon ng paglilingkod at pag-ibig sa Kanya. Isang biyaya na nagsisisi ka ng kasalanan mo at nagpapasalamat ka sa Diyos. Isang biyaya iyon na binago ng Diyos ang puso mo. Binago ng Diyos ang pamumuhay mo, ang kaisipan mo, maging ang mga kalooban mo. Ano ang bunga ng gawang ito ng Diyos sa iyo? Yung gawa ng conversion, pagbabagong loob. Nung binago ka niya, anong naging bunga nun? Pinapatay mo ngayon ang lumang pagkatao at binubuhay mo ngayon ang bagong pagkatao. Ito ang sabi sa ating katekismo. Ilan ang mga bahagi ng bumubuon sa tunay na pagbabagong loob? Dalawa, ang pagpatay ng lumang pagkatao at pagbuhay ng bagong pagkatao. Ano ang pagpatay sa lumang pagkatao? Ito ay ang taus-pusong kalungkutan ng puso na ating ginalit ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan at patuloy pa na namumuhi at lumalayo sa mga kasalanan ito. Ano ang pagbuhay ng bagong pagkatao? Ito ay taus-pusong kagalakan sa pamagitan ni Kristo at may pag-ibig at kasiyahang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa. Sabi ng katekismo, ang pagpatay sa lumang pagkatao ay taus-pusong kalungkutan
ayaw ng lumang pagkataon natin na nagsisisi ka ng kasalanan mo at tumatalikod ka sa kasalanan sapagkat ang gusto ng lumang pagkataon natin ay nagtatampisaw at kumakain ng lahat ng kasalanan sa sanlibutan na hindi maubos ang ating oras sa paggawa ng kasalanan. Yun ang gusto ng lumang pagkataon. Pero sabi ng katekismo, ang pagpatay dito ay yung taus-pusong kalungkutan. Maraming nalulungkot kapag gumagawa sila ng kasalanan. Nalulungkot sila minsan kapag nahuli sila sa kasalanan ginawa nila. At maraming nalulungkot kasi sabi, sana hindi ko na lang ginawa. Kasi ito yung nangyari. Ang tunay na kalungkutan ay yung bibigyan ka ng Panginoon ng pagtalikod at pagkabuhi sa kasalanan. Ang tawag dito ay pagsisisi. Sa bawat kasalanan ginagawa mo ay nagsisisi ka at tinatalikuran mo ito. Hindi magsisisi ka, mamaya gagawin mo ulit. Hindi magsisisi ka, tapos mamaya pala mag-enjoy ka ulit sa kasalanan ginagawa mo. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi din ng katekismo, ang pagbuhay sa bagong pagkatao ay taus-pusong kagalakan at pag-ibig sa Diyos. Ito ang gusto ng bagong pagkatao. Yung nagpupuri ka at nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil yung bagong pagkatao na ito, ang siyang sumasaklaw ngayon sa kaisipan mo at kalooban mo, at ang gusto niya lagi ay nagpapasalamat ka sa Panginoon at iniibig mo ang Panginoon. Ang tawag dito ay pagpapasalamat. Parehong pinagkakaloob ng Panginoon sa gawain ng pagbabagong loob at conversion, parehong pinagkakaloob ng Panginoon ng pagsisisi at pagpapasalamat sa Kanya. Isang biyaya na nagsisisi ka ng kasalanan mo at isang biyaya na nagpapasalamat ka sa Panginoon. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Ang mga ito ay lahat kaloob ng Diyos sa atin, guma ng kaligtasan. Kaya mo bang magsisi? Kaya mo bang magpasalamat? Hindi ba't likas tayong mayayabang at mga walang utang na loob? Kung pinagkalooban ka ng biyaya ng Diyos, nung panahon na binuhay ka ng Diyos, na born again ka, binagyan ka ng bagong pagkatao, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi ka pinabayaan ng Diyos dun. Binuhay na kita, bahala ka sa sarili mo. Ganun ba ang mabuting magulang? Na pagkatapos mo ipanganak, pawabayaan mo ka sa lansangan, bahala ka na. I-develop mo na yung sarili mo, palakasin mo yung sarili mo, maging mabuti kang tatay, maging mabuti kang anak, maging mabuti kang empleyado, gawin mo na lahat ng gusto mo, binuhay na kita, bahala ka na sa buhay mo. Ganun ang Diyos. Nung binuhay ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya, nananatili tayo nakadepende sa kanyang biyaya hanggang ngayon. Ang buong pagkatao mo ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Espiritu at nagpapakita ito ng kagandahan ng Diyos at pusang loob mong ginagawa iyon. Isang himala. Isang himala na nagsisisi ka at nagpapasalamat sa Diyos. Mga minamahal, kung iiwan ka ng Diyos, masasayaw ang lahat ng mga ginawang ito ng Diyos. Kung yung magulang ng anak siya, pinabayaan niya yung anak niya, masasayang lahat ng paghilab, siyam na buwan na, pagdadala sa iyo, siyam na buwan na pagtatrabaho para bigyan ng kalusugan yung babae, at bilang para mapangalagaan lahat ng check-up, lahat ng gagawin, para ipaghanda ang kapanganakan mo, lahat yung masasayaw kung papabayaan ka lang sa lansangan pagkatapos mo ipanganak. Hindi ganun ang Panginoon. Dahil simulat sa pool, kasama mo na ang Diyos. Ang kaloob na ito ng biyaya ay mananatiling mula sa biyaya, hindi mula sa iyo. Mula sa kamay ng Ama na siyang mabuting Diyos, tapat na Diyos na hindi nagbabago. Isang himala na ikaw ngayon ay napukuha sa kasalanan at sa sarili mo dahil kasama mo ang Diyos. Isang himala na nagpapasalamat ka sa Panginoon, iniibig mo ang Diyos at ang kapwa mo dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos.
isang himala na nagpapasalamat ka lalo na sa araw ng Linggo sapagkat hindi ka pinabayaan ng Diyos. Lahat ng ito ay posible sapagkat si Kristo ang bumili ng biyayang ito ng conversion, ng pagbabagong loob. Binili ito ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito ay masaganang pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon upang maranasan mo ang kanyang biyaya at kaligtasan. Alang-alang sa kamatayan ni Kristo, binabago tayo ng Diyos. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong mga salita. Dalangin namin na mga salitang ito ay maging mabisa upang tawagin ang inyo pong mga hinirang, bigyan sila ng pananampalataya at magtiwala lamang po sila sa inyo. At mula sa pangaral ito ay palakasin niyo nawa ang inyo pong iglesia dito sa Bulacan maging sa Laguna. So lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo sa Panginoon para sa ating general fund.